Ngayon, Archie, Jeneline, kayong dalawa ay ganap ng mag-asawa sa mata ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Batiin po natin si Archie at Jeneline, palakpakan po natin sila. Congratulations. Kakilala kami ni Amor sa Italy. Salamat sa tatakanan natin na ang lapit-lapit ng sigira at saka ng leme na tayo nagtagpo sa Italy. Doon, tumira siya sa bahay namin. Sinabi ko sa kanya, okay, nagtapat sa kanya na mahal ko na siya. Kahit nagsimula ang lahat sa biglaan, matatapos ang mga ganito na totoo at huwag kasi ang pagmamahal. Mahal na mahal. Amore, salamat sa 13 years na pagsasama, sa 13 years na pag-aalaga, sa 13 years na pagmamahal. Pangako ko na yung 13 years na pagsasama natin, kung gano'ng kasayon at kung gano'ng kasarap ang pagmamahal nun, mas higit ngayon, simula ngayong araw na to, hanggang sa huling araw ng ating buhay. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Alaga.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Alatigit sa inyo, Archie at Jenilyn. So mga kapatid, narito tayo ngayon sa ating simbahan, sa napakamakasaysayan at magandang simbahan ito ng Taal, para unang-una saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Archie at Jenilyn.
sa isang napakahalagang araw ng buhay nila. Archie at Jeneline, sa pagpasok nyo sa buhay may asawa, meron akong tatlong mahalagang paalala sa inyo. Gawin nyo lang ang tatlong ito, siguraduhin ko sa inyong dalawa, magiging maligaya kayo at maging matibay ang inyong pagsasama. Ang una na paalala ko sa inyo, put God at the center of your marriage. Kung gustong maging matibay ang pagsasama, dapat ang pundasyon, ang sentro ng buhay ninyo ay ang Panginoon. Alam nyo, sa isang successful relationship, laging tatlo po ang magkakasama. Sino yung tatlong yon? Yung mag-asawa at sa gitna nila ay ang Panginoon. Para gahong zipper. Makakita na naman kayo na zipper. Ang zipper, tingnan nyo, may tatlo din bahagi yon. Yung magkabilang tabi at yung nasa gitna na tinataas. Oh. Kita nyo ang zipper para yan maging matibay, mapagdikit yung magkabilang tabi, kailangan nandun yung nasa gitna. Itinataas yung nasa gitna at nagdidikit ang magkabilang side ng zipper, matibay. Ganyan din ang buhay may asawa. Ang magkabilang tabi ng zipper, yan po may halintulad sa mag-asawa o ayun ang mag-asawa. Ang sa gitna nila, yung sa gitna ng zipper, yan po ang Panginoon. Hey Archie at Jeneline, para sa isang maligaya at matagumpay na pagsasama, huwag niyong kakalimutan ang Diyos. Dapat ang Diyos ang sentro ng buhay ninyo. Ang ikalawa, patuloy pa ninyong palaguin ang inyong pagmamahalan. Ang pag-ibig ay parang halaman. Kailangan inaalagaan. Dinidilig, nilalagyan ng pataba, minabakudan, tinudukalan para maging matibay at lumago. Alam nyo, sa isang survey, sinasabi po na ang isa sa mga pangunahing dahilan ba't naghihiwalay ang mga mag-asawa ay sapagkat pinabayaan nila ang kanilang pag-ibig. Kasi nga naman, pag nagtatagal na ang mag-asawa sa buhay nila, pagsasama, minsan nakakaroon na sila ng kani-kanilang mundo. O kaya busy sa mga anak na pabayaan ang isa't isa. So Archie at Jeneline, huwag niyong pabayaan ang inyong relationship. Dapat nagde-date pa din ang mag-asawa. Dapat may time pa rin sila, moments para sa isa't isa. Para mapalago ang pag-ibig, meron akong ipasuggest na ilang bagay. Una, communication. Communication is the lifeblood of any relationship. Walang relationship na magsosurvive pag walang communication. At kaya mahalaga ang communication para makilala pa ninyo ang isa't isa. Kaya nga ang mag-asawa, tingnan nyo, pag hindi na sila nagko-communicate unti-unti, they will drift apart. Kaya dadating ang time, sasabihin nila, hindi ko nakilala ang aking asawa. Number two, sabi ni San Pablo, love is kind. Para ang pag-ibig lumago, kailangan ang mag-asawa mabait sa isa't isa. Paggalang, respect your wife, your husband. Respeto mo siya, yung kanyang pamilya, yung kanyang opinion, yung kanyang mga paniniwala. Oh? Respect each other. Okay? Ano pa, ang mabait ay maalalahanin o marunong maglingkod. Ang tunay na nagmamahal, pagkatapos daw ng kasal, sasabihin nung niya sa asawa niya, halika dito, paano ba kita mapaglilingkuran? How can I serve you? At hindi ho nagbibilang ng ginagawang mabuti. Pangatlo, para mapalago ang pag-ibig, sabi ni San Pablo, love is patient. Ang pag-ibig ay matyaga. Oh? Archie, si Jeneline, alam mo, madaming katangi ang maganda yan. Jeneline, si Archie, ganun din. Pero hindi kayo perfect.
Kaya nga walang perfect marriage eh. Dahil wala namang perfect na tao. Kaya dapat nandun yung inyong pagpasensya, pag-unawa, at pagpapatawad. No? Alam nyo, tinanong nga minsan ng isang expert sa buhay may asawa, what is the most important ingredient of a successful marriage? Ano daw yung pinakamahalagang sangkap na dapat meron para sa isang matagumpay na pagsasama? Sabi niya, mercy. Mercy. Lots of it. No? Madami daw na habag. Kaya kailangan ng mga mag-asawa, mahabagin kayo sa isa't isa. Ang ibig sabihin ng mahabagin ay di marunong magpasensya, marunong umunawa, at marunong magpatawad. Kaya Archie at Jeneline, ngayon, be patient with each other. No? Be forgiving with each other. Ang panghuling paalala ko na sa inyo, Archie at Jeneline, eto. Ito ang pinakapuso ng buhay may asawa. Katapatan. Archie and Jeneline, be faithful to each other. Yan ang patatlo. Gusto nyo maging maligaya, matibay ang pagsasama nyo, be faithful to each other. Mamaya kayo'y magsusumpaan sa isa't isa. Magkahawak ang kamay. Nangangako kayo sa isa't isa na magmamahalan at maglilingkod sa isa't isa. Habang kayo nakahawak, nakahawak din sa inyo ang kamay ng Diyos, no? Na sa inyo'y magbabasbas. Nangangako kayo sa isa't isa. Pero hindi lang kayo sa isa't isa nangangako. Sasabihin pa ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. God is your witness, no? Kaya nga yung kasal ho sa simbahan, sagrado. Ikaw, Archie, ay para na lang kay Jeneline. Ikaw, Jeneline, para ka na lang kay Archie. Wala nang iba. No? So, be faithful to each other. Napaganda. No? Pag naisabuhay ninyo itong katapatan na ito sa isa't isa, hindi lamang kayo ang magtatamasa ng biyaya ng katapatan ninyo, kundi pati ang mga anak ninyo, ang mga apo, at ang mga susunod pang henerasyon sa inyo. Pagpapalain ng Diyos. Tatayo na si Archie, ganyan din si Jeneline. Minamahal kong Archie at Jeneline. Sabi niya, agad kung pinakisa kayo sa buhay at pananaguna ng Panginoon, at sa pagdiriwang ng huling apunan, mulit-mulit kayo nakisalo sa pagnakanyang pagmamahal. Ngayon naman, kung sa ang loob na dumudulog kayo sa sambayan ng ito at tumiling ng panalangin upang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibay ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid na natitipon ngayon, ay manalangin para kina Archie at Jeneline at bukas pala silang tanggapin bilang mag-isang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan niyo ipahayag ang inyong damdamin para sa isa't isa. Ikaw muna, Jeneline. Jeneline, bukal ba sa lumang pagparito mo pang makaisang dibdib si Archie na yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Archie, bukal ba sa loob mo ang pagparito mo pang makaisang dibdib si Jeneline na yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo bang dalawa, Archie at Jeneline, ay nakahandang gabanan ng inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasa namang aalagaan ninyo mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos upang palakihin nyo sila bilang mabubuting mga mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Ngayon, Archie at Jeneline, magharap kayo sa isa't isa at magkapit kamay kayo at ipahayag ninyo may timagtipan sa banal na sakramento ng kasal. Ikaw muna, Archie, ang magpapahayag ng pag-ipagtipan kay Jeneline. Jeneline, sa harap ng Diyos at nasa sambayanan, tinitipang kita ng aking may bahay sa hirap at ngawa, sa dusa at ligaya,
Ikaw ang aking ibig. At itatanging karugtong na aking buhay. Ngayon at kailanman. Ikaw naman, Jeneline. Archie, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita na maging aking asawa sa hirap at kinhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. Himanatili kayo magkahawak kamay. Mananalangin tayo ngayon sa Panginoon. Ama namin, kami po ay inyong loobin. Pagkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, aking pinagtitibay ngayon at binabasbasan ng pagtatalim pusong pinagtipan ninyo, Archie at Jeneline, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maaari na kayong humarap. Babasbasan natin ngayon ang mga aras at mga sisim. Ama naming makapangyarihan, basbasan mo at kupkupin ang mga lingkod mo na sina Archie at Jeneline. Pagindapatin mo na silang magsusot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iwagas na pag-ibig at walang maling na katapatan. Pagkalooban mo sila na sa patakabuhay ang sinasagisag ng mga aras na ito sa pagkakamitin na ng buhay na walang hanggan. Diling namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Archie, kunin mo ang singsing ni Jeneline. Hawakan mo ang kanyang kamay at bago mo isuot ang singsing, sabihin mo ang pangako mo sa kanya. Jeneline, kailanman di kita pagtataksilan, isuot mo ang pakaingatan ng singsing na ito na siyang tanda ng pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Archie, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ng singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Jeneline, kailanman di kita pababayaan, binibigay ko ito itong aras, tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ating magiging anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ay, bigay mo na yung aras, tayo mo kami sa ilalim. Archie, tinatanggap ko ito at nangangako ako na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Okay. Maaari nang ibaba ang mga aras. Yung Bible. Hawakan yung dalawang Bible. Archie at Jeneline, tanggapin nyo ang Biblia, ang salita ng Diyos na nasusulat. Ang salita ng Diyos ay ilaw at anglaw sa inyong buhay, paglalakbay bilang mag-asawa sa inyong buhay pananampalataya. Basahin niyo ang Biblia, ang salita ng Diyos, at ito inyong isabuhay. Ngayon, Archie, Jeneline, kayong dalawa ay ganap ng mag-asawa sa mata ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Batiin po natin si Archie at Jeneline, palakpakan po natin sila. Congratulations. Oh,
ngayon. Thank you for watching Kahart. Please do like and share. Comment down below na din kung nagustuhan mo ang video na to. Kalimbangin mo ang bell button para lagi kang updated sa mga uploads ko. Balik ka dito sa channel ko. May videos tayo about cooking at spoken word poetry and life lessons. Kung gusto mo naman na kwento ng buhay mo ang sunod nating mapanood, comment down below at isulat natin ang istorya ng buhay mo. Salamat!